Instant, Mommy! Ang Western Lowland Gorilla, kamag-anak daw ng tao. Malamang totoo. Dahil magkahawig ang DNA natin sa kanila. Bukod dito, malapit din sila sa pamilya at maaruga sa mga bata. Dito sa Brookfield Zoo sa Chicago, makikita ang ilang gorilla. Isang batang 3 years old na sobrang excited ang aakyat sa bakod at mahuhulog 24 feet ang lalim sa hula ng mga gorilla. Mawawala ng malay ang bata at pagmamasdan ng 7 gorilla. 450 pounds ang karaniwang bigat nila. Pwede nilang dambahin ang bata. Matatakot ang mga tao. Mabagal ang mga rescuers. Pero halos di sila kailangan. Dahil bubuhati ng isang babaeng gorilla ang bata. At dadalhin ito sa ligtas na lugar kung saan ito gagamutin ng mga rescuers. Gagaling ang bata. Salamat kay Binti Hua, ang 8-year-old gorilla na pansamantalang naging ina niya. Sa wikang Swahili, ang ibig sabihin ng pangalan ng gorilang ito ay anak ng sikat ng araw. Sa Africa naman, magsisilbing nanay ang isang veterinaryo para sa mga giraffe na namamatay sa gutom. Dito sa Namibia, hindi sapat ang pagkain para sa mga giraffe. Kailangan mailipat ang 20 sa kanilang santuaryo, 500 milya ang layo. Yun ang problema ng grupo ni Ulf Tubising, isang veterinaryo. Paano nila huhulihin ang mga giraffe? 15 feet ang taas nito at 2,400 pounds ang timbang. Ang sagot, gamot na pampatulog. Iloload ito sa rifle sa katitirahin ng giraffe. Habang di ito kapalag, dapat mabigyan agad ito ng isa pang gamot. Yung antidote o pangontra sa pampatulog. Dahil kung hindi, baka tuluyan na itong mamatay. Ang problema, tatakas ang giraffe. Hahabulin ito ng mga veterinaryo. Pero mailap talaga ito. Kaya habol ulit ang mga tao sakay sa truck. Sa wakas, manghihina din ang giraffe. Gayunpaman, kakailanganin ang lakas ng 6 na tao para tuluyang mapahupa ito. At mabigyan ito ng antidote. Pagkatapos, isasakay nila ang giraffe sa truck. Ingat lang, dahil pag tumadyak ito, daig pa ang kabayo. Isang sipa lang, patay kang bata ka. Buti na lang, yung gate ng truck ang tinamaan. Ang lakas ng sipa sa puso ng kwento.